Pumapok sila. Na-guilty si Ligan. Bakit na guilty? Pinakita agad. Ha? Kumuha na pala sila ng video na wala umanong, hindi umano sila sinaktan. Hindi ba ninyo napansin ang bibig ni Liubert na panay ang takip niyang ganon? Dahil pala, sabog ang nguso ni Liubert ng mga oras na yun. Okay. Ibig sabihin, malinaw na nagkaroon ng sabwatan, kontradiksyon, ang naglagay pa ng watermark ang bandera. Sa makatuwid, itong bandera, ito yung kasabwat nila. Sa lahat ng lakad, nakabunton ang bandera. Di bakit ang bandera ay nakatutok sa kanila? Paano hindi magiging makabuntot yan? Ay kasama ang politiko na nagmamay-ari dyan. Iwan ko kung may share na si Ligat dyan. Ang alam ko, si Byron, Mayron, si Mayor. Ibig sabihin, kapag mayroon kang problema rito, pagkakaisahan kanila. Mayroon na silang pulis, may NBI, may anti-crime, may CIO, may media. Sino pa ang masusulingan ng ating ordinaryong mamamayan? Sino pa ang kadapat labiban ng ordinaryong mamamayan? Kapag nag-reveal din naman yan, hahawak ng arma sa itaas, kalaban na ng sundalo yan. Lalo na papalaki ang problema. Hustisya ang inahanap ng mga taga-Palawan sa mga damuho at malignong impaktong mga politiko maging itong mga kapulisan dito sa Palawan. Ibig sabihin, may pa-exclusive pa kayong mga taga-bandira? Bandira naman pala kayo ng kasinungalingan? Marami kayong masasaksi ang video rito sa kagagawan ng mga damuho na ito. Sa makatuwid, may sabwatan. O natapos na ngayon ang sabwatan. Natapos na ang usapin dito sa kapulisan. Dadako na tayo ngayon. Dahil kailangan ang mag-imbestiga ay NBI na. Yan ang pinagkatiwalaan ni Senador Rapidolpo. Yan ang pinagkatiwalaan. Sana naman, Senador, taga-nasyonal ang hiniling ninyo. Dahil mismo, taga rito, nagdududa din. Bakit? Ito po ang akin pong ipapalabas sa inyo. Hindi pa po ito poll video at ito picture lang, ha? Kasi po, ang mag-iimbestiga nito ay NBI. Eh, di ba? Baka makasabwat na naman itong si Louie La Russa. Itong si Louie La Russa, ha? Bago ko ilabas yung sa NBI, itong si Louie La Russa, nung sinasabing kasuha, kinasuhan, formal ng kinasuhan, itong si Liubert, abay panay ang diin. Ito na! Oh, ang galing! Pero mga kabigwas, habang ano, tanatinan mo yung video niya, yung video ni Louie La Russa, di ba? Na, hindi, yung video ni Louie La Russa. Yan, oh. Yan. Ito po, mga kabigwas, ito pong makanyang video na ito, tatlo po, kilala ko po yung isa dyan sa nag-video. Ang isa, alam ko dyan, patay na. Yung si Louie La Russa at yung isa buhay pa. Kailan kaya mamatay? Kasi patay na yung isa eh. Oh. Eh, itong nalang dalawa ang inaantay ko. Alam nyo ba, yung dakdak ng dakdak na broadcaster dito sa Palawan, kung si Liubert ginawa ninyo ng kasalanan, itong si Louie La Russa hayagan na gumawa ng kalukuhan, humihit-hit ng syabo. Bakit hindi ninyo iniimbestigahan, mga pisti kayo sa lipunan? Bakit hindi ninyo ito kinasuhan? Sige, hamon ko sa inyo. Bakit hindi ninyo kinasuhan yan? Ay, adik yan. Mayroon pang bagong video yung pinarating dito. Ha? Ay, nako, magugulat kayo. Pati yung bahay na pinagpasukan niya. Ay, nako, kausap ko na. Eh, saan ka makakita tanghaling tapat na kasanglas? Eh, di ba?
Di grabe ka ba nga? Oh, eh ano kaya? Baka maya habang nag-hit-hit siya ng shabo, hinaluan ng katol. Kaya ganon. Pero naimbestigahan ba ng kapulisan? Wala. Walang nagkalalakas loob na mag-imbestiga. Si Lubert na walang nakakaalam-alam di umano doon sa krimen, biglang pinaamin si Louie La Russa humit-hit ng shabo. Pero nasaan kayo? Nanahimik kayo. Bakit? Anong dahilan? Ganon ang sabuatan? O sige, kontakin ninyo ngayon ang PLDT, sabi tanggalan ng internet si Biwas. Ganun kayo kawalang hiya. Ngayon, dahil sa walang hindi tayo tiyak na makamit ni Hubert ang tunay na hustisya dito sa Palawan, eh nandalo na ngayon, nandyan na sa NBI. Ako, nagnaniwala ako na pakaraming matino sa NBI. Marami rin akong kaibigan dyan sa NBI. Napakaraming matinong tao na nandyan dyan. Pero sa iisang taong pagkagawa ng pagkakamali, nasira ang hanay ng NBI. Pero hindi ko nila lahat dahil mas marami pang matinok dyan kaysa bulok na NBI agent na ito. Kanino napunta ang investigation? Ang hahawak si Cedric Kaabay. Si Cedric Kaabay? Ano ba ang background ni Cedric Kaabay? Yan po ang tao nasa NBI na pag nilapitan mo laban kay Bigwas, gagawan ka agad ng kumplain yan. Pasa ka agad sa piskal yan. Ay, siyempre, kasabay may mga kakilala sa fiscal office yan. Diretso yan. Ganun yan. Ay, bakit nasabi ko na wala akong tiwala? Sa aking sarili, wala akong tiwala. Pero sana ilabas ang katotohanan. Maging patas dapat itong si Cedric Kaabay. Ewan ko ba sa iyo, Garbo, bakit kinuha mo pa ito? Bakit pinabalik mo pa ito? Pinatapon ko na yan sa Tarlac eh. Susulatan natin ang DOJ na dapat tanggalin ito dito sa Palawan. Bakit? Makakamit kaya talaga ni Hubert ang investigation na yan na si Cedric Kaabay ang humawak? Si Cedric Kaabay ay nasasangkot sa pagbibinta ng mga karnap dito sa Palawan. Nakita niyo po yan? Yung larawan na yan na nandyan sa NBI? Si Ana po yan. Kung ang tao, kung lalaki, may tinatawag na bagman, siya naman ang bad girl. Bad girl. Hindi bagman. Andyan, oras po yan ng bilihan. Alam nyo po ba ang sino bumili ng Raptor? Dalawang retired teacher. Pinaghirapan yung pera ang iniipon. Ibinili ng Raptor. Saan ang transaksyon? Sa loob ng NBI. Hindi ko lang ilabas yung video ha. Masyadong sampal na rin kay Cedric yun. Pero ipinalabas ko to nung nakaraan. May una akong episode na ipinalabas ko. Yung nagbilang pa ng bandel-bandel na pera doon sa lamisa niya. Sinong tao hindi maniniwala na legal ang bintahan ay nasa loob ng NBI ang bilihan? Yun pala, karnap! Oh, sinong maniniwala dyan? Sino magsasabing hindi totoo ang transaksyon yan? Dahil nasa loob ng NBI. Ngayon yung NBI na yan na mag-iimbestiga, siyang hahawak kay Hubert. Maging patas kaya? Nagtatanong ako sa iyo, Cedric. Maging patas kaya ang resulta niyan? Huwag na ninyo antay na ilabas ko yung pagbibilang pa niya ng pera at tumanggap siya doon sa mag-asawa. Nag-iiyak ang mag-asawa rito dahil hindi na nila makuha. Niligaw-ligaw pa sila. May kasabot mga abogado. Matakin mo, binili nila yung Raptor. Itong araw na ito, isang linggo paglabas nila, sinalubong ng Highway Patrol Group. Hinuli, muntik pang kasuhan yung Coast Guard na nag-drive ng karnaping. Eh, yung anong nangyari? Nung in-expose natin at nagreklamo tayo sa ombudsman, anong ginawa nila si Cedric Kaabay? Ibinalik ang pera
natin. Dapat hindi ito rito eh. Iwan ko ito si Carmo, bakit pinabalik yan dito? Pero kung ang lalabas dyan ay totoo, patas, bilib ako. Pero ayon sa aking pagkakalam, kapag nagkasalungat ang resulta ng DNA, ng PNP at ng NBI, magkakaroon pa pala sila ng case conference. Pag nagkaroon ng case conference, mag-uusap na yan. Pare, para mapagtakpan kita, paano gagawin natin ito? Ay di wala na rin, sa buwata na rin yan. Ano pa ba hustisya ang inaantay natin dito? Hindi na maglaro na lang tayo ng Jack and Boy. Was! Was! Jablong nga mong kirit-kirit. Hindi ko na lang po pinalabas ang video kung paano nagbilang si Cedric ng pera nung binayad ng mag-asawang yan. Nag-hysterical dito yun. Nandyan sa episode ko yan. Umiyak. Kaya nga doon ako nagsampa. Hindi pa ba tinabla ng isang kaso sa ombudsman? Dagdagan natin! Ano bang mayroon kay Cedric Kaabay? Bakit nabalik dito yan? Ha? Ano bang mayroon yan? Hindi kaya ng iba ang ginagawa niya? Anong klaseng gawain yan? Tapos ngayon siya ang umawak ng kaso na yan? Alam niyo yung taong yan? Sabi ko na nga sa'yo, o Cedric, nasaan na yung reklamo ko sa'yo? Inaksyonan mo ba? Wala! Di ba may nagreklamo ako sa'yo yung binroadcast ni The Winding Itim na mayroong papatay sa akin na komando? Pinaimbisigan ko sa'yo, ginalaw mo ba? Hindi! Bakit? Kasabwat ka! Dapat sa'yo pala tagtaran ng kaso na sa ombudsman. Was! Was! Nasaan yung reklamo ko? Wala! Kaya paano kami maniniwala na magiging patas itong investigation para kay Liubert? Kaya mga kabigwas, sa atin pong mga investi, sa atin pong pagmamanman ngayon, umaasa tayo na magiging patas itong investigation ng NBI. Sana naging patas. Pero kung hindi patas, isa lang ang masasabi ko. Tiwali kasi ang pinahawak ninyo. Ano pa kaya? Ano pa hustisya makakamtan ng mga ordinaryong tao dito? Magbabasa muna tayo ng mga comment ng atin pong mga nanonood ngayon. Salamat noon sa mga nanonood ngayon ng live. Lalo na sa mga vlogger, may natuklasan kayo. Ang nag-imbestiga ngayon, ang umawak sa investigation, si Cedric Kaabay, na si Cedric Kaabay ay involved sa pagbibinta ng karnap dito sa Palawan. O ngayon, maniniwala kayo, magiging patas kaya yan. Huwag na ninyong antay, ilalabas ko yung video na nagbilang kasi ng pera. Binayad ng matatanda. Was! Salamat kay Ricky and Elsa Black. Oh, sure lang ng NBI, ha? Oh, sir, baka pwede mag-request ng national ang hahawak ni kay Liubert. Liubert po. Sana national. Was! Was! Herman Hernani Ray, la brown out. Oh, ganun kasi kami dito, bina-brown out, binatanggalan ng internet. Was! Oh, wala mo nang tatawag. Wala mo nang tatawag po, ha, kasi naka-live po tayo. Hindi ko po kayong ma-accommodate. Ricky and Elsa Black, pa-share lang po ng live po. Oh, ay nandiyan ka naman po na i-share mo na. Nanood ka na eh. Was! Okay. Eto naman. Ang dami ninyo, hindi ko mabasa lahat. Washington Gibbs Rolando, tanim kalansay palayan eh. Hindi ato si ano? Tingnan mo na. Gibbs Liasin ano 'yun? Gibbs to. Huwag mong tanggalin. Nawala lahat pala kasangkot diyan. Oh, ay ano pa? Ako maaksa ako.
Lumutang na kasi kayo. Sabihin na ninyo ang totoo kung nasaan si Jubilin. Huwag ninyong iligaw ang taong bayan kung saan si Jubilin. Nakapokus na lang tayo kay Hubert at Jubert dahil sa kagagawan ninyong mga chablong. Chablong among kirit-kirit. Marami pong katiwalian dito sa Palawan na hindi nabubulgar. Ibubulgar natin. Itinan mo. Yung scam dito, bago ako magpapaalam, mga kabigwas. Yung scam dito. Ha? Ang ano yun? Ah, mamaya na yun. Saka na bukas na yung iba pa yung video na yan. Dahan-dahan lang. Oo. Nandyan pa. Bukas malalaman pa nila yung ibang video. Dito po sa Palawan, nagkaroon ng malaking scam na kung saan kinasangkutan din ni Elgin Damasco. Si Elgin Damasco po, para makilala ninyo, ah, konsehal na po dito yan. Ginamit niya ang pangalan ni Hagidorn. Ah, ginamit niya ang pangalan ni Hagidorn para sumikat siya. Pagkatapos, nung nanalo na siya, lagi niyang sinasabi, konsehal Elgin Damasco. Kaya tapos punta ng Robinson, nagalit siya doon sa may-ari ng butik, bakit hindi daw siya nirespeto? Paano kay rirespeto? Elgin Damasco, ay bigla kang sumugo doon, ay hindi ka nakita dahil hindi ka lumagpas doon sa estante. Ang akala ng may-ari ng butik, mayroong bata doon na gumagala, kaya hindi ka pinansin. Respeto pa hinahanap mo. Tanong ko lang sa inyo, mga pulis, kung magaling kayo mag-imbestiga, NBI, CIDG, o nasaan? Isa lang tanong ko, hanggang ngayon hindi ninyo sinasagot. Kaninong chopper, kaninong helicopter ang kumuha ng sakusakong pera sa PNS, sa Palawan National School? Kaninong helicopter yung kumuha ng pera doon sa Palawan National High School? Kaninong chopper, bakit hindi ninyo nilabas? Maraming pamilyang nagbigti, maraming naghiwalay dahil sa scam na yon. Nasaan? Kanino yon? Hindi ninyo nilabas. Pero si Hubert, walang kaalam-alam sa sinasabing krimen, biglang pinaamin. Mga pwisit. Mga kabigwas, susunod na po ang susunod.